Ano? Halos mapatayo si Maha sa silya. Naroon sila sa maingay at lumang cafeteria ng pinagtatrabahuhan nilang private hospital. Oo, isasarado na raw tong ospital. Baka sa isang linggo na. Bankrupt na raw at wala nang ipapasweldo sa atin. Sagot ng isa sa mga nurse na kaharap niya. Inaasahan naman niya ito kaso hindi ganitong kaaga. Akala niya ay baka pwede pang abuti ng isang buwan o higit pa ang ospital na ito. Ako? Baka mag-a-apply na lang ako sa ibang bansa. Tutal, mas malaki naman talaga ang saho doon. Ani niya ni Jessa, kaibigan at kamukha niya rin na nurse. Ikaw ba, Maha? Baling ng mga ito sa kanya. Bumuntong hininga ang dalaga. Hindi niya rin alam ang magiging plano sa buhay. Simula nang makapagtapos ng nursing, ay dito na sa San Andres Hospital na siya nagtrabaho. Pakiramdam niya kahit na wala siyang kakayahang makatulong ng pinansyal sa mahihirap na pasyente, ibinibigay naman niyang walang katumbas na alaga bilang isang nurse. Wala sa plano kong umalis dito sa Pilipinas. Iilan na nga lang tayo rito. Iiwan pa ba natin ang mga kababayan natin? Tanong ni Maha sa mga kaharap. Girl, tandaan mo, namamatay ang mga bayani. Isa pa, wala namang masama na maghangad tayo ng magandang bukas para sa mga pamilya natin. Katuwira naman ni Jessa. Malungkot siyang napangiti. May punto naman. Lahat naman tayo nagtatrabaho para sa sarili-sariling pamilya. At handa ang iba na isakripisyo ang kani-kanilang paninindigan. Wala pa rin sa loob si Maha. Habang naglalakad pa uwi sa kaniyang apartment, nag-iisip pa rin siya kung saan pupunta at magtatrabaho sa oras na magsara ang ospital. Saan siya tatakbo? Saan siya magtatrabaho? Naiiyak sila Maha habang ibinibigay sa kanila ang huli nilang sahod. Tuluyan na ngang natapos ang paglilingkod niya para sa San Andres Hospital. Iniisip niya na agad kung anong gagawin sa perang hawak. Kailangan niyong magtagal hanggat wala pa siyang nahanap na trabaho. Naging malungkot silang magkakatrabaho ng magkahiwa-hiwalay matapos manggaling sa hospital. Wala pa rin sa sarili si Maha nang tumawid. Isang nakabibinging busina ang kaniyang narinig. Napayuko ang dalaga at napapikit. Iha, ayos ka lang? Ang matandang si Eric ang lumabas. Inalalayan niya ang babaeng muntik na niyang masagasaan. Nurse Maha? Mr. Eric? Tanong nila sa isa't isa nang magdugtong ang kanilang mga mata. Teka, ayos ka lang ba? Opo, ayos lang ako. Para makasigurado si Eric ay dinala pa siya nito sa isang klinik. Wala rin namang makitang kahit anong pinsala kay Maha. Nabalitaan ko na nagsarado na raw ang hospital niyo. Sambit nito habang sabay silang naglalakad palabas. Bumaha ang lungkot sa imahe ng dalaga. Oo nga ho eh, kaya nga nag-iisip ako kung ano nang mangyayari sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Kapag may alam ako na pwede mong pagtrabahuhan, tatawagan kita. Naroon sa mukha at tinig ng matanda ang awa sa kanya. Napangiti siya ng tipid. Isa ang matandang to na naalagaan niya noon. Sagad na sagad ang metro ng mamahaling motorsiklo ni Denver. Papasok siya ngayon sa trabaho. Halos napapatigil at napapatingin ang ilang empleyado nang dumaan siya. Nang kuminto ang malaking motor ng bilyonaryong binata, ay hinubad niya ang suot na helmet. Good morning, Sir Denver! Bati sa kanya ng mga empleyado. Hawak pa rin niya ang helmet nang pumasok sa loob ng kaniyang kumpanya. Lahat ng mga nasa daan ay tumabi para makadaan siya sa gitna. Good morning, Sir Denver! Iisang bati ng lahat. Wala siyang naging tugon sa mga ito bago patuloy na naglakad patungo sa elevator. Napakunot noo siya nang hindi maabutan ang matandang sekretarya sa labas ng kaniyang opisina. Dire-diretso siyang pumasok sa loob habang tinitipa ang numero ni Eric. Walang sagot mula roon. Napangiti siya sa inis. Ang alam niya ngayon ay may meeting siya sa isa sa mga businessman. Sinulya pa niya ang suot na relo. May ilang minuto na lang, kaya siya na lang ang pupunta roon. Muli siyang tumayo. Hinablot niya muna ang isang folder bago tuluyang lumabas.
muling sa gadang metro ni Denver habang binabagtas ang kalsada. Hindi siya pwedeng maipit sa traffic dahil masyadong malaki ang motor niya para sumingit. Hanggang sa lumiko siya sa isang intersection nang may makasalubong siyang isang kotse. Huli na para makapagpreno ito dahil bumangga na siya at ang kanyang minamahal na motor sa nguso ng sasakyan. Naramdaman na lang ni Denver ang pagtalsik niya kung saan. Tumama ang likod niya sa matigas na semento. Ganoon na rin ang helmet niya na nanatiling nasa ulo niya. Napatitig ang binata sa kulay asul na langit. Ramdam niya ang sakit ng katawan. Narinig niya ang ilang mga taong palapit sa kanya. Huminto si Eric nang may makitang nagkakagulo sa daan. Kinabahan ang matanda nang masilayan ang pamilyar na motor. Sandali lang ho! Paalam ni Maha habang nakatanaw sa tila aksidente. Alam niyang kung may banggaan, maaaring may nasaktan. Mabilis na bumaba ang dalaga sa kotse ng matanda. Nagtungo agad siya sa kumpulan ng mga tao. Excuse me! Pinagsiksika ni Maha ang sarili. Natigilan siya nang madatna ng isang lalaking nakahiga. Nakapormal pa ito ng suot habang gumagalaw. Tila may iniinda. Huminga muna siya ng malalim bago yumuko at lumapit dito. Sir, okay lang kayo? Kalmadong tanong niya. Kailangan niyang malaman kung conscious pa ito o kung may ulirat pa. Umungol ang lalaki na nakasuot pa rin ng helmet. Tumingala si Maha sa mga taong nakikiososyo lamang. Ate, tumawag na po kayo ng emergency. Pakiusap niya bago muling binalikan ang tingin ng biktima ng aksidente. Sir, isa akong nurse. Makinig kayo sa akin. Lalapatan ko po kayo ng first aid, okay? Kinakabahan niyang saad. Huminga siya ng malalim bago dumukwang at itaas ang visor ng helmet ng lalaki. Natigilan si Maha nang masilayan ito. Dahan-dahang nagmulat si Denver. Nakasalubong niya ang isang magandang imahe ng babae. Alam ni Denver na wala pa siya sa langit, pero bakit may nakikita na siyang isang imahe ng anghel? Sir, kumalma po kayo. Nahihirapan po ba kayong huminga? Tanong ng dalaga. I can't move. My left arm and leg. Sir Denver! Napatingin si Maha kay Eric. Dumaluhong ito sa kanila. Naroon sa mukha ng matanda ang matinding pag-alala. Kilala niyo ho siya, Mr. Eric? Natanong niya. Oo, iha. Siya si... Medic! Naputol ang usapan nila nang dumating ang mga rescuer. Napatayo si Maha. Nanatiling naroon ang mga mata niya sa lalaking nakahiga at nilalapatan ng paunang lunas. Nang hubarin ng isa sa mga rescuer ang helmet ng biktima, ay may humarang naman, kaya hindi niya nasilayan ang buong mukha ng estranghero. Napatras siya ng isakay na ito sa stretcher. Nakasunod rin doon ang matandang si Eric. Sa reaksyon nito ay mukhang kilala at mahalaga ang lalaking yon. Marahang minulat ni Denver ang mga mata. Naramdaman niya agad ang kirot sa katawan. Napangiwi siya habang bumabangon paupo. Sir Denver, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Eric na nasa gilid ng kama niya. Nasaan ang motor ko? Konting gasgas lang po ang natamo ng motor niyo. Ipinadala ko muna yun sa mansyon niyo. Yung kotseng nakabangga sa akin, nasa na? Gigil ngunit mahinang wika niya habang nakakast ang kaliwang braso. Nasa presinto na po, sir. Make him pay for this. Sue him and make sure he's going to jail. Siguradong wika ni Denver. Nanggigigil siya sa kaskaserong driver ng kotse na yon. Nagasgasan patuloy ang kanyang minamahal na motorsiklo. Noong pamangkabataan ni Denver, ay mahilig na siya sa mga motor. Mahilig siyang makipagkompetensya noon sa mga laban. Ngayong CEO na siya at nagkaedad ay hindi niya magawa ang hilig. Mas naging busy siyang magpayaman. Yes, sir. Napatingin sa sarili ang binata. Kung hindi siya nagkakamali, ay bali ang kaliwang binte. Ganun na rin ang braso niya. Sa bagay, yun ang tumama sa kalsada. Naalala niya tuloy ang aksidente. Hanggang sumagi sa isip niya ang mukha ng isang babae. Yung babaeng unang sumaklolo sa kanya.
napatitig siya sa kawalan. Hanggang ngayon ay naririnig pa rin niyang magandang boses ng estranghera. May nararamdaman po ba kayong masakit sa inyo? Tanong ni Eric nang mapansing na tahimik ang amo. I'm fine. I-discharge mo na ako. Utos niya. Hintayin po natin yung doktor niyo. Saad naman ang sekretarya niyang matanda. No need for that. I know my injuries are not serious. So, let's go. Kusa nang inalis ni Denver ang swero niya. Napahinto ang binata ng maramdaman ang sakit ng likod. Ganon na rin ang braso at binte. Aray! Daing niya kasabay ng pagpikit. Sir Denver, huwag na muna po kayong gumalaw. Nagtungo sa binata si Eric. Mr. Denver Villamor? Pumasok sa loob ng kwarto niya ang kanyang doktor. Inalalayan siya ng matandang sekretarya na makabalik sa pagkakasandal at pagkakaupo sa kama. Mr. Villamor, huwag muna kayong masyadong gumalaw. Kaoopera pa lang ng kaliwang braso at binti niyo. Sabi ng doktor. Gaano ba kalala? Natanong niya. You have a fractured leg and 3 to 6 months ang recover ng tibia fibula fractures and 6 to 8 weeks naman yung sa kaliwang braso mo. Ganon katagal? Naiiritang sambit ni Denver. Yes, you must recover. Kung maaari, huwag ka munang magtrabaho. Nabugbog ang katawan niyo at kailangan niyo ng pahinga. Mahabang payo sa kanya ng doktor. Napapikit sa inis ang binata. Wala sa bokabularyo niyang salitang pahinga. Noon pa man ay araw-araw na siyang nagtatrabaho. Mas gusto niyang mapagod kaysa nasa bahay lang. Gusto niyang pagiging aktibo. Hindi ganito. Paano siya makakagalaw kung konting kilos lang nananakit na ang braso niya? Paano niya mapipilit ang sarili na magtrabaho kung hindi niya kayang tiisin ang sakit? Tulak-tulak ni Eric si Denver na nakaupo sa wheelchair. Mas mabilis kung dito siya sasakay. Masakit pa rin kasi ang binti niya. Isang araw lamang sila sa hospital ay hindi na siya makakatagal doon kahit na kailangan pa ng isang linggo. Dito na lamang siya sa kaniyang mansyon. Kahit papaano, makapagtatrabaho siya. Dinala siya ng matanda sa kama. Inalalayan siya nitong makaupo roon. Bukas, pumunta ka sa kumpanya. Asikasuhin mo ang mga meeting doon. Mando ni Denver sa sekretarya. Paano ho kayo rito? Ayos lang ako. Kaya ko na to. Wala naman siyang pagpipilian. Malayo ang kanyang ina at wala siyang masyadong kamag-anak dito sa Pinas. Kaya sarili lang niya ang meron siya. May mga kilala naman siyang babae at parang hindi naman niya maaasahan ang mga yon. Baka lasingin lang siya. Parang mas magaling uminom ng alak ang mga yon kesa mag-alaga. Ang maganda ho niyan, kumuha tayo ng magbabantay at mag-aalaga sa inyo hanggat nagpapagaling kayo. Ayoko niyan, hindi na ako bata. Nakakunot noong tanggi ni Denver. Sir, kailangan niyong ipahinga ang katawan niyo. Lalo na yung ilang bali ninyo. Hindi pwedeng magalaw yan. Kung hindi, mas magiging matagal ang paggaling niyo. Naiinis siyang tumingala sa matanda. Wala akong maisip na pwedeng mag-alaga sa akin. Wala akong tiwala sa kanila. Bukod sa sekretaryang matanda, ay wala na siyang pinagkakatiwalaan. Kaya nga kahit malaki ang bahay niya, ay wala siyang kasambahay. Hindi siya madaling magtiwala sa mga tao. Iyon ang natutunan niya ng mag-isang tumira at mamuhay ng mag-isa sa Pilipinas. Mas maingat siya dahil alam niyang mahirap ang buhay rito. Mahirap ding makahanap at makatagpo ng taong ibibigay niya ang buong tiwala. Minsan ang nasayang ang tiwala niya noon sa isa pang babae. Kaya nangako siya sa sarili na hindi na muli magtitiwala sa iba. Sapat na si Eric. I don't trust anyone here except you. Isa pa, wala akong kilalang. Meron akong irerekomenda, sir. Nakangiting putol agad sa kanya ni Eric. Nagkaroon lamang lalo ng linya ang noo niya. Para bang siguradong sigurado ang matanda sa taong sasabihin ito. Na-curious tuloy si Denver. Sinong tinutukoy mo, Secretary Eric? Naalala niyo ho ba yung babaeng unang tumulong sa inyo? Kumurap ang kaniyang mga mata. Rumihistro rin ang maamong mukha ng babaeng yon.
may kung anong kakaibang tibok sa puso niya. Iyong nagbigay ng first aid sa inyo, patuloy ni Eric. Who is she? Natanong ni Denver nang salubungin ang tingin ng matanda. Isa siyang nurse. Well, mukha namang kilala mo siya. I will try. Desisyon niya na hindi inaasahan ni Eric. Pwede ko siyang tawagan mamaya para alukin ang trabahong alagaan kayo habang nagpapagaling. Pinutol niya ang pakikipagtitigan dito bago marahang tumango. Kung hindi niya lang talaga kailangan at hindi siya nagtitiwala kay Eric, mas gugustuhin niyang mag-isa. Pero naka-oo na siya. Magsiset na lamang siya ng rules para sa magiging private nurse niya. Talaga ho? Tuwang-tuwa si Maha habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng kaniyang silid. Oo, iha. Inarekomenda kita sa amo ko. Bukas ba? Pwede ka? Oho, pwede ho ako. Maghahanda ho ako ng resume para sa kanya. Salamat ho, Mr. Eric. Pangako po, gagalingan ko sa trabaho. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Alam kong magaling ka at mabuti kang nurse. Napangiti ang dalaga. Masaya siyang hinahangaan ng matanda ang pagiging nurse niya kahit may halos isang linggo lang itong nanatili sa kanilang hospital. Nakita agad nito ang puso niya sa pagtatrabaho. Maagang nagising si Maha. May kotseng naghatid sa kanya. Ibinilin siya roon ni Eric. Wow! Yun lamang ang lumabas sa bibig niya nang makababa ng kotse. Hindi maalis ang mga mata niyang namamangha ngayon sa isang malaking-malaking bahay. Pasok na kayo sa loob. Aniya sa kanya ng driver. Sige ho, salamat po. Huminga muna ng malalim si Maha. Inayos ang bag na sakbit sa balikat at ang polong suot-suot. Alam niyang hindi basta-basta ang kaharapin. Kailangang presentable siya at kaaya-aya. Nagsimulang humakbang ng maingat ang dalaga. Dahil sa bukod sa madulas ang sahig, may mga gamit sa loob na tila ba mas mahal pa sa buhay niya, sa sobrang gara. Wala siyang naabutan sa sala. Ang bili naman sa kanya ni Eric ay walang kasambahe roon. Kaya dumiretso na lamang siya sa garden, kung saan daw madalas tumambay ang kaniyang magiging amo. Nalito pa si Maha kung anong direksyon ang susundan. Sa sobrang laki ng bahay ay pwede siyang maligaw anumang oras. Nasa tapat naman siya ng mahabang hagdan na magsisilbing palatandaan niya. Pumihit siya paharap sa kanan. Yun ang naisip niyang puntahan. Iyahakbang pa lamang niya ang mga paa nang may magsalita. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Napalulun siya ng sariling laway. Naringgan niya ang mumunting galit sa baritonong tinig na yon. Naging mahigpit ang kapit niya sa hawak na brown envelope. Marahang umikot si Maha. Nagtama ang mga mata ng dalaga at ni Denver. Sabay pa nga silang kumurap nang sa wakas ay magsalubong ang kanilang mga tingin. Hindi pwedeng magkamali ang binata. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang estrangherang tumulong sa kanya noon. Sir? Tila naputol ang dila ni Maha nang masilay ng gwapong mukha ng lalaki na ngayon ay nakasakay sa wheelchair. May cast ang kaliwang braso at may benda rin ang buong binti nito. May gasgas at bandage sa noo. Pero ganun pa man, hindi nabawasan ng mga galos na yon ang kagandahang lalaki ng estranghero. Nagbigay pa nga lalo ng atraksyon iyon sa lalaking ito. Ikaw ba yung sinasabi ni Secretary Eric? Alam naman ni Denver ang sagot sa tanong niya. Sadyang wala lamang siyang maisip na sabihin sa dalaga. Tila ba nawala siya sa wisyo nang makita ulit ang malanghel nitong muka. Yes sir, ay Maha Salvador. Kahit kinakabahan ay tumayo siya ng tuwid at formal. Naaaninag niyang tila ba pinag-aaralan ang itsura niya ng lalaki. Ito po ang resume ko. Nagmamadali siyang nagtungo rito at inabot ang hawak. Nakangiti si Maha ng tingalain ni Denver. Naglaho ang ngiting yun ng kaswal na inihagis ng binatang envelope. Agad na napakunot noo ang dalaga. Hindi kita kailangang makilala. Ang sabi ni Secretary Eric, mapagkakatiwalaan ka raw. Isa pa, 6 na buwan o kaya mas maaga pa ron. Pwede na kitang patalsikin.
Isang pagkakamali, tatanggalin kita. In short, I don't need your resume. Nakagat ni Maha ang ibabang bahagi ng labi bago nakatas ang kilay na tumango. Yumuko siya at pinulot ang binato nito. Sinalubong niya ang mga mata ng lalaking nakaupo sa wheelchair. Sana ho sinabi niyo na lang kaysa ibinato tong resume ko. Pinagpuyatan ko tong gawin. Mahinaho niyang katwiran. Nagre-reklamo ka? Hamon ni Denver. Tinitigan lamang ito ng dalaga. Nabantaan naman siya ng matanda kagabi at kahit kanina bago siya pumasok, may sungay raw itong magiging amo niya, lalo na ngayon na stress dahil sa kalagayan at hindi sanay sa bahay. Isa pa, sanay siya sa mga ganitong masungit na pasyente. Sa San Andres Hospital lang noon ay kotang-kota siya sa mga pasaway na pasyente. Bata, matanda, halos lahat may attitude. Wala naman ho akong karapatan, sir. Ngumiti ng pilit si Maha habang gigil ang hawak sa envelope. Good. Rule number one, ayoko ng maraming reklamo. Inikot na ni Denver ang sinasakyang wheelchair. Doon lamang tumalim ang mga mata ng dalaga habang sinusundan niyo ng tingin. Baka sa pasyenteng to lang masira ang pagiging mabuti niyang nurse, mukhang mapapalaban ang pasensya niya rito. Follow me. Yes, sir. Agad siyang sumunod dito. Napatingin si Denver nang may marahang tumulak sa wheelchair niya. Tulungan ko na po kayo, sir. Aniya ni Maha. Pabibo. Bulong ng binata. Nilibot niya ang paningin sa malaking kusina. Doon na pahinto ang kaniyang amo. Wala ho ba kayong kasambahay? Tanong niya. May nakikita ka ba? Pilosopong tugon ng binata. Alam ko na, baka ho walang nagtatagal sa inyo kasi masyadong masama ang ugali niyo. Napahinto ng kusa si Maha nang makitang nakatingala ito sa kanya at masama ang tingin. Eh joke lang po. Bawi niya habang may natatakot ng ngiti sa labi. Rule number two, ayoko ng maingay. Ayoko ng daldal ng daldal. Wala namang kwentang sinasabi. Naiinis nitong sambit. Kunyaring may isinarang zipper si Maha sa nakatikom na labi. Napatingin siya sa likuran ng may marinig na doorbell. Puntahan mo. Food delivery yon. Utos ni Denver sa dalaga. Sige po, sir. Patakbo itong lumabas. Doon lamang inikot ng binata ang sinasakyan para sundan ang tingin ng nurse. Mukhang mahaba ang pasensya ng babaeng yun sa tulad niya. Sir! Naroon siya sa garden at hinihintay ang dalaga. Habang naglalakad, ay binabasa nito ang papel na hawak. Sir Denver! Banggit nito sa pangalan niya. Hinintay lamang ng binatang makalapit si Maha. Ipinatong nito sa mesa ang daladalang pagkain. Sir Devil, Sir Denver. Pagbawi ng dalaga sa pagkadulas ng dila. Iahanda ko na ho itong pagkain niyo. Dugtong ni Maha na mabilis tumalikod para hindi masalubong ang mga matalim na mata ng amo. Kahit pinapanood lamang niya si Denver, ay siya mismo ang nahihirapan. Hindi sanay at mukhang hirap itong gamitin ang kaniyang kamay sa paghawak ng kutsara. Nanginginig at hindi tumatama sa bibig nito ang pagkain hanggang sa tuluyang mahulog ang laman ng kutsara. Tulungan ko na kayo, Sir Denver. Pagbubolontaryo ni Maha nang lumapit sa amo. I'm fine. Kaya ko to. Paninindigan ni Denver. Hindi nyo nga kaya. Isa pa, left-handed kayo kaya mahihirapan kayong kumilos. Umupo si Maha sa silyang katabi ng binata. Kinuha niya ang hawak nito. Pinanood lamang siya ni Denver. At saka, nurse niyo ho ako. Trabaho ko na alagaan kayo. Kasama na roon ang alalain kayo sa pagkain. Patuloy niya. Nang magkaroon ng laman ng kutsara, ay muli siyang humarap kay Denver. Itinapat sa bibig nito ang hawak. Say, ah! Parang batang pang-uuto ni Maha sa binata. Huwag mo nga akong gawing bata. Agad na niyang sinalapakan ang nagre-reklamong bibig ng amo. Itinaas niya mismo ang baba nito para isara ang nakabukas na bibig at nguyain ang pagkain. Good boy! Nakangiting puri niya sa among kunot na kunot ang noo.
Sir Devil! Nakataas ang kilay ni Denver nang marinig ang katok sa pinto at pagtawag sa pangalan niya ng kaniyang nurse. Naroon siya sa kama, nakaupo at nakasandal sa headboard. Sinili pa niya sandali ang orasan sa lamesa. Dapat ay nakauwi na ito at hapon na. Sir Devil! What? Galit niyang bulyaw na padabog na isinarado ang hawak na libro. Nakangiting sumilip ang ulo ni Maha sa siwang ng pintuan niya. Sir, magpapaalam po ako. Uuwi na po ako sa... Umalis ka na. Pagtataboy niya rito bago ibinalik ang atensyon sa binabasa. Oh, sige po. Isa pa po pala. Pahabol ng dalaga. Umirap si Denver bago langganang binato ng tingin ng kanyang nurse. Kapag nagutom po kayo, may niluto po ako sa kusina. May supo akong niluto. Mas masustansya po yun kaysa sa mga ino-order nyo. Kumurap ang mga mata niya at tila ba hinahaplos ang puso niya mula sa narinig. Yung gamot niyo ho, nandyan na sa tabi niyo. Mauna na ho ako. Kung may kailangan kayo, iniwan ko yung number ko po riyan. Sinundan niya ng tingin ang tinuturo ng dalaga. Naroon sa tabi ng mga gamot ang isang kapirasong papel na lukot pa. May numero nga roon. Tawagan niyo na lang ho ako. Seryosong bili ni Maha. Wala na ang dalaga sa loob ng kwarto ni Denver, ay hindi pa rin gumagalaw ang binata. Tila ba na estatwa siya sa mga bili ng nurse bago umalis? Naramdaman niya roon ang pagmamalasakit ng dalaga sa kanya. Muli niyang sinulyapan ang mga gamot. Dumukwang siya at kinuha ang papel na naroon bago pinagkatitigan. Mr. Eric! Napangiti si Maha nang makasalubong ang sekretarya ng amo sa labas ng bahay. Pauwi ka na? Tanong sa kanya ng matanda. Oho. Kumusta naman ang unang araw mo kay Sir Denver? Napangiwi siya. Masungit ba? Tamang hula ng matanda. Sobra ho. Natawa si Eric. Pero sanay na ho ako sa mga ganun. Sa ospital namin marami akong nakilala at naalaga ang akala mo pinaglihis sa sama ng loob. Kaya kayang-kaya ko si Sir Denver. Buong kumpiyansang pahayag ni Maha. Alam ko, Nurse Maha, siguradong mapapaamo mo siya. Sang-ayon naman ni Eric. Napahawak sa dibdib si Denver dahil sa gulat. Nang basta na lamang bumungad sa pagbukas niya ng pinto, ay naroon ang kanyang nurse. Good morning, Sir Denver! Ang aga mo. Bulyaw niya rito matapos makabawi sa gulat. Sanay ho akong pumasok ng maaga at saka nag-aalala ako sa inyo. Bababa kayo ng hagdan, nakasakay sa wheelchair. Napatitig siya sa mukha ng dalaga. Naroon ang sinseridad nito sa kanya at pag-aalala. Hindi niya inaasahang naisipan nito ang tungkol sa simpleng pagbaba lamang niya ng hagdan. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Sungit-sungitan pa rin niya. Medyo. Nakalukot ang mukha ni Denver nang luminga kay Maha. Nginitian lamang siya ng matamis ng dalaga. Naputol ang usapan nila nang tumunog ang cellphone ng binata. Kinuha niya yon mula sa bulsa. What? Napatingin ang dalaga sa gulat dahil sa bayolenteng reaksyon ng amo. Buisit. Pikon na sambit ni Denver. Nasa kabilang linya si Eric at sinasabing may ilang miyembro ng board ng kanilang kumpanyang hindi nagustuhan ang kanyang presentasyon. Pupunta ako riyan. Akmang tatayo si Denver nang pigilan siya ni Maha. Sir, saan kayo pupunta? Sa kumpanya. May titirisin lang ako. Sandali lang, sir. Hawak niya ang braso at nakaharang siya sa pagtayo ng amo. Get out! Ano bang ginagawa mo? Angil sa kanya ni Denver. Hindi pa po kayo pwedeng magtrabaho o kahit gumalaw. Huminto ang binata. Nakatuon ang mga palad niya sa wheelchair bago masamang itinitig ang mga mata sa kanyang pribadong nurse. Aalis ka o sesesantihin kita? Banta niya habang nakatitig sa mga mata nito. Huminga ng malalim si Maha bago nilabanan ang mga nag-aapoy na mata ng amo. Sir Denver, nurse niyo ho ako at responsibilidad ko kayo. Sa pagkakataon na ito, ay hindi ko ho kayo hahayaang umalis dahil baka mas maging malala ang kalagayan niyo. Mahabang pahayag niya.
Tinitigan lamang ni Denver ang determinadong anyo ng kaniyang nurse. Sumunod na lang ho kayo, dahil ito ho ang makabubuti sa inyo. Isipin niyo ang sarili niyo kesa sa kumpanya niyo. Mas importante kayo. Napakurap ang binata. Ngayon, kaya ako maagang pumasok? Dahil nag-aalala ko kung sinong aalalay sa inyo pababa ng hagdan. Tara na ho. Tanong ni Maha. Inalalayan siya nitong makatayo. Nakaabang na agad ang isang saklay para maging alalay niya. Napatingin siya sa malapit na mukha ng dalaga. Nasasamyo niya ang mabining amoy nito. Nakikita niya kung gaano nito kagustong maingat siyang ibaba ng hagdan. Dahan-dahan lang, Sir Devil. It's Denver. Pagtatama niya habang pababa sila ng hagdan. Sinalubong naman ni Maha ang mga mata ni Denver. Nasa huling baitang na sila nang pareho silang matigilan. Tila ba huminto na lamang basta ang oras sa mundo nilang dalawa. Dahil siguro, unang beses nilang ganito kalapit sa isa't isa. Ngayon lang din sila nagkaroon ng pagkakataong magkadikit sa pangalawang araw ng kanyang trabaho. Naghinang ang kanilang mga mata habang walang iisang dangkal ang layo ng mukha sa isa't isa. Akbay-akbay ng dalaga si Denver habang nakapaling ang mukha nito. Napalunok ng laway ang binata nang bumaba ang tingin sa labi ng kaniyang nurse. Para siyang tinatawag ng labing yon. Sa bagay, mahilig naman siyang basta na lamang humali kaya sasampulan niya ang kaniyang nurse. Tinitingnan niya kung bibigay ito at kung hindi, mapagpapasensyahan kaya siya nito? Pinaling niya ang mukha at inilapit palalo. Doon nagising si Maha. At walang kaabog-abog na binitawan at naitulak ang amo. Gumulong ito at bumulagta sa sahig. Sir! Natataranta siyang lumapit dito. May masakit po ba sa inyo? Nahihiyang usisa ni Maha sa among nasa sala. Isang matalim na tingin ang binigay ni Denver sa dalagang nakatayo sa harapan niya. Ikaw kayang ihulog ko sa hagdan. Kayo naman po ang may kasalanan. Excuse me? Nakalimutan mo na ba ang rule number one? Putol agad sa kanya ng amo. Hindi ho. Pero wala naman po yata sa trabaho ng pagiging private nurse niyo ang halikan. Natigilan si Denver. At saka, anong rules, Sir Denver? Yan ang walang kwenta. Rules are always meant to be broken. Yung patakaran na yan, dapat dyan binabali. Kung mahalikan niyo ako at hindi ako dapat magreklamo, gusto kong ipaalala sa inyo na nurse ang pinasok ko rito, hindi girlfriend o asawa niyo. Mahaba, ngunit kalmado niyang katwiran. Well, hindi lang naman mag-girlfriend at mag-boyfriend o mag-asawang pwedeng mag-kiss, Nurse Maha. Kumura pa ang kaniyang mga mata. Kauna-unahang beses niyang narinig ang pangalan niya mula sa amo. Pwede kong halikan kung sinong gusto ko. Mayabang nasambit ni Denver. Pues, Sir Denver, huwag niyo na ho akong isali sa listahan niyo dahil baka sa susunod kong tulak sa inyo hindi na kayo magising. Natawa ang binata sa birong yon. Sinundan na lamang niya ng tingin ang kaniyang nurse na palayo sa kanya. Tumango-tango si Denver. Buong akala niya ay magiging boring ang pagkakakulong niya rito sa kaniyang bahay. Mukhang binibigyan ng kakaibang kulay ng kaniyang nurse ang inaasahan niya. Linisin na ho natin yung cast niyo. Seryosong wika ni Maha nang lumapit kay Denver. Naroon pa rin ito sa sala. Pinanunood lamang ng binata ang dalaga nang umupo ito sa tabi niya. Inuna nito ang nasa binti bago ang sa braso. Ilang taon ka ng nurse? Alam nilang pareho na naiilang sila sa katahimika ngayon ay bumabalot sa kanila. Kaya si Denver na ang bumasag noon. Saglit siyang sinulya pa ni Maha. Masama pa rin ang mukha nito nang salubungin ang tingin niya. 8 years. Matagal din. Public or private? Private. Secretary Eric told me na top nursing student ka. You have a great future ahead of you. Bakit hindi mo subukang mag-ibang bansa? Huminto siya sa ginagawa at seryosong sinalubong ang mga mata ng kaharap. Hindi ako nag-nursing para sa malaking sahod at pera.
Nag-aral ako dahil ang pangarap ko makatulong sa iba. May gumuhit ng ngiti sa labi ni Denver, ngiting may paghanga sa naging sagot ng kaniyang nurse. At isa pa, mas kailangan ng bansa ang mga nurse. Walang rason para umalis ako rito. Baka sinasabi mo lang yan sa akin para ma-impress ako. Napangiti si Maha dahil sa pagtataka. Pinagtagpo niya rin ang mga mata nilang mag-amo. At bakit ko naman gugustuhin na ma-impress kayo sa akin? Mayabang na nagkibit balikat si Denver. Maybe you want me to like you. Napakurap ng sunod-sunod si Maha nang isugod ng binata ang mukha patungo sa kanya. Napahinto sa pagpasok sa Eric sa eksena nang maabutan ng amo at ang nurse nito na halos maghalikan dahil sa lapit sa isa't isa. Paatras na ang matanda ng mabangga nito ang isang vase. Sabay na napalinga si Denver at Maha roon. Pasensya na. Hinging paumanhin ni Eric. Itinuwid ni Denver ang likod habang seryoso ang muka. Sandali pa silang nagkatinginan ng dalaga. Nagmamadali itong tumayo at itinuon ang atensyon sa matanda. Ayos lang ho kayo? Tanong ni Maha matapos lumapit kay Eric. Oo. Akmang yuyuko ang matanda para pulutin ang piraso ng basag na vase nang pigilan niya yon. Ako na lang ho. Saglit lang at kukuha ko ng walis at dustpan. Pakiramdam ni Maha ay kulay kamatis siya ngayon. Naroon siya sa likod ng bahay at hinahabol ang hininga. Pinakikiramdaman niya ang dibdib. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso niya. Tila ba may hinahabol na kung ano at sino. Kinontrol niya ang nararamdaman. Hindi pwedeng maging ganun kabilis ang tibok ng puso niya para sa masungit niyang amo. Nang bumalik siya sa sala ay wala na ron si Denver at kahit si Eric. Nagsimula na niyang linisin ang kalat. Wala namang ibang gagawa roon. Isa pa, hindi naman ganun kabigat ang trabaho niya bilang nurse dito. Hindi naman masama kung pagmalasakitan niya ang pamamahay ng amo. Aray! Sa pagpulot ng basag na vase ay nasugat si Maha. Ayos ka lang? Naroon ang matandang si Eric at nilapitan siya. Gamit ang kanang kamay ay tumitipa ng keyboard si Denver. Nasa harap siya ngayon ng laptop. Hanggang sa natigilan siya at naalala ang nangyari sa kanila sa sala. Lalo nang sinagot ng kanyang nurse sa kanya. Alam niyang totoo at mula sa puso nito ang kanyang narinig. Naging nurse ito para kumalingan ng mga taong kailangan ng alaga. Napangiti ang binata. Hindi lang pala maganda ang nurse niya, mabait pa. Pero napakunot na si Denver. Ang kaso lang, parang hindi siya type. Sir, come in. Nagbalik lamang siya sa wisyo nang marinig si Eric. Akala ko umuwi ka na. Bungad niya nang makalapit ito. Oo nga ho eh, kaso naabutan ko sa sala si Maha, kaya ginamot ko pa po. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Napahinto siya sa ginagawa bago mabilis na tiningala ang matanda. Nakatunghay pa rin siya rito at naghihintay ng isasagot. Ano, Secretary Eric? Pagmamadali ni Denver. Nasugatan po siya, sir. Napatitig si Denver sa isang pwesto. Sana'y hindi ganong kalala ang sugat ng dalaga. Napalunok siya dahil sa kaba. Nurse Maha. Ngumiti si Maha sa matandang palapit. Naroon siya sa entrada ng mansyon at nagpapatila ng ulan. Hindi pa ho ako makauwi dahil malakas ang ulan. Aniya niya agad dahil dapat sa oras na ito ay nakaalis na siya. Ang sabi ni Sir Denver, dito ko na raw magpalipas ng gabi. Kumurap ang kaniyang mga mata. Tinatanong niya kung ayos na raw ba ang sugat mo? Dagdag pa ni Eric. Napatingin si Maha sa kanang kamay. May benda ang hinlalaki at hintuturo niya. Dahil sa pamimilit ng matanda na doon na siya magpalipas ng gabi at sa patuloy pa rin na pagbugso ng ulan ay pumayag na siya. Inihatid siya nito sa isang guest room, kalapit ng kwarto ng kanilang amo. Nakaupo siya sa kama ng may kumatok. Pasok! Inaasahan niyang si Eric ang naroon.
natigilan siya nang pumasok si Denver, sakay-sakay ng wheelchair. May tumamang kaba kay Maha habang pinanunood ito palapit. Yung sugat mo, kumusta? Tanong nito. Ayos na ho, maliit lang po. Dapat nag-iingat ka. Basta na lamang kinuha ng kaniyang amo ang kamay niya. Aray! Natigilan si Denver at napatingin sa dalaga. Akala ko ba ayos na? Stupid. Dapat nag-iingat ka. Kung masusugatan ka, sinong magiging nurse ko? Sinong mag-aalaga sa akin? Seryosong tanong ng binata habang maingat na hawak ang kamay niya at sinisipat ng tingin. Napatitig si Maha sa gwapong mukha ngayon nang nasa harap niya. Ang sabi niyo ho, 6 na buwan na mas maaga pa noon. Patatalsikin niyo na ako. Huminto si Denver. Mailang segundo bago nito, sinalubong ang kaniyang mga mata. Katulad ng sinabi mo, rules are meant to be broken. At kaya kong baliin ang sarili kong patakaran para sa katulad mo. Nahigit ni Maha ang hininga. Pakiramdam niya ngayon ay nasa paraiso siya habang ngayon ay nakatitig sa mga mata ni Denver. Magpahinga ka na. Aniya ng binata matapos marahang ibaba ang kamay ng dalaga. Iahatid ko na ho kayo. Akma siyang tatayo. No need. Kaya ko na. Napangiti si Denver nang iikot ang wheelchair patalikod sa kaniyang pribadong tagapag-alaga. Sir, pwede po tayong maglakad-lakad. Maalalain ko po kayo. Alok ni Maha. Katatapos lamang nilang mag-almusal habang nasa garden. Sinulyapan siya nito. Ngumiti naman ang dalaga. Alright. Sabik siyang lumapit sa amo. Inalalayan niya itong makatayo. Hindi na sila gumamit ng saklay dahil kaya naman na ni Denver na magbalanse. Ang braso niya ay nakaakbay sa balikat ni Maha at ang kamay nito ay nakakapit sa bewang niya. Marahan silang humakbang. Masakit pa po ba, sir? Tanong niya habang nakatitig sa binti nito. A bit. Pag-iinarte niya. Pwede na tayong huminto at bumalik na kayo sa wheelchair. Nag-aalala lang sambit ni Maha at akmang babalik na nang hindi kumilos si Denver. Napalinga siya rito. Mas gusto ko ng ganito. Nakangiting wika ng binata habang nakatitig sa kaniyang muka. Naaaninag ni Denver ang pagbablush ng dalaga, kaya mas lalong naging mahigpit ang pag-akbay niya sa kaniyang nurse. Nahihiyang bumaba ng hagdan si Maha. Naroon sa ibaba ng sala, nakatayo habang may hawak na saklay at nakatanaw ang kaniyang amo. Uuwi ka na? Tanong nito sa kanya. Tumango lamang siya ng banayad. Iahatid na kita. Kaya ko naman ang mag-drive. Hindi po. Okay lang. Magpahinga na lang po kayo rito. Nagkatitigan sila sa gitna ng katahimikan. Pwede kang magstay ulit dito, Nurse Maha. Seryosong bitaw ni Denver habang hindi pinuputol ang pakikipagtitigan sa dalaga. Libre pa naman yung guest room. Dagdag pa nito. Hindi na ho. Umiwas ng tingin si Maha. Pakiramdam niya ngayon ay unti-unti siyang natutunaw dahil ngayon ay nakatitig sa kanya ang amo. Huminga ng malalim si Denver. Parang hindi niya basta madidiskartehan ng dalaga. I understand. May driver ako sa labas. Ipahatid kita. At huwag mo nang tanggihan. Kundi, ako mismo maghahatid sa'yo. Sige po, sir. Wala nang nagawa si Maha. Ano? Walang tubig? Oo, kanina pa nga eh. Napakamot siya ng buhok. Nakasampay sa balikat niya ang isang tuwalya. Bumisita siya sa kabilang kwarto ng kanilang apartment. Wala kasing tubig sa banyo niya. Ganon din pala sa kalapit na kwarto. Nainis siyang bumalik sa kama. Mauhuli siya ng ilang minuto sa trabaho. Hello, Mr. Eric. Yes, Nurse Maha. Tumayo siya habang nakapamewang. Nasa mansyon pa ho ba kayo? Oo, narito ako sa harap mismo ni Sir Denver.
Napatingin si Denver sa sekretaryang nasa harapan. May kausap ito sa cellphone. Ganun ho ba? Pakisabi ho, medyo malilate ako. Nahihiyang-aniya ni Maha. Sige, sandali lang. Inilayo ng konti ni Eric ang cellphone bago tumingin sa binatang amo. Malilate raw ho si Nurse Maha. Saad nito kay Denver. Bakit? Anong problema? May nangyari ba sa kanya? Itatapat na muli sana ni Eric ang cellphone nang pigilan siya ng amo. Let me talk to her. Inabot nito kay Denver ang hawak na cellphone. Tumalikod muna ang binata sa kaniyang sekretarya. Hello? Napalunok ng laway si Maha. Alam niyang hindi ang matanda ang nasa kabilang linya. Hello, Nurse Maha. Ulit ni Denver. Yes, sir. Bakit ka malilate? May nangyari ba sa'yo? Wala naman po. May problema lang dito sa apartment. Wala lang po kaming tubig. Tugon ng dalaga. Water service. Teka lang, bakit ba sa Secretary Eric ang tinatawagan mo? May bahid na inis na dagdag ni Denver. Siya lang ho kasi ang contact na meron ako na malapit sa inyo. Katwiran ng dalaga. Napairap ang binata. Ako ang boss mo rito. Ako dapat ang tinatawagan mo. Nagdugtong naman ang kilay ni Maha dahil sa inaasta ng amo. Sige na ho, ibababa ko ng tawag. Tiningnan ng binata si Eric habang ibinabalik ang cellphone nito. Secretary Eric, may utos ako sa'yo. Aniya niya. Sumilip sa bintana ng kwarto niya si Maha. Narinig niyang tinatawag siya ng ilang kapitbahay. Maha! Dalian mo! Bumaba ka rito! Sandali lang! Bumaba ng hagdan ng dalaga at nagtungo sa labas ng bahay. Naabutan niya roon ang ilang katabing kwarto na may hawak na kanya-kanyang timba at isang fire truck. Maha, ikaw daw mauna sa pila. Sambit ng kapitbahay niya sa kanya. Ha? Bakit ako? Itinulak na siya ng mga ito sa unang pila, sa tapat ng isang bomberong may hawak na water hose. Kayo po ba si Nurse Maha? Tanong nito. Oho. Kinuha mismo nito ang balding hawak niya at nilagyan ng tubig. Teka lang ho, pinadala ba kayo ng barangay? Nagtatakang tanong niya. Hindi naman kasi siya anak ng barangay captain nila o kamag-anak ng isa sa mga kagawad para paunahin sa pila. Hindi ho, pinadala po kami ni Sir Denver. Nalaglag ang panga ni Maha. Wow, sana all! May jowang may fire truck! Tukso ng mga nasa likuran ng pila. Hindi alam ni Maha kung makakangiti siya sa pagkakataon na ito. Kung may alaman siya ngayon, ay ang may nabubuhay na saya sa puso niya. Nahihiya lamang siya yung ipakita. Sir Denver. Otomatikong lumingon ang binata sa kanyang sekretarya. Kasalukuyang siyang nasa garden. Proud na proud siya sa ginawang pagpapadala ng sariling fire truck para magkaroon ng tubig sa apartment ng dalaga. May bisita po kayo. Napalitan ng pag-aarko ng kilay ang ngiti sa labi ni Denver. Umatra si Eric at doon niya nakita si Trina. Hi Denver. Bati ng babae. Anong ginagawa mo rito? Kalmado ngunit seryosong tanong niya habang magkaharap sila sa sala ng dating nobya. I've heard what happened. Okay ka na ba? Buhay pa naman ako. Nakikita mo. Matabang niyang sagot. Denver. Nakikiusap at malungkot na himig ni Trina. Pinutol ni Denver ang pakikipagtitigan dito bago itinuon sa ibang dako. Ano bang pakay mo? Well, you know I'm a doctor. I can take care of you until you recover. Nag-leave na ako sa hospital. Gusto kong makabawi sa'yo. Mahabang pahayag ni Trina. Hindi na. May private nurse na ako. Muling nagtagpo ang mga mata ng dating magkasintahan. Hindi mo kailangan ng nurse, Denver. Doktor ako. Giit ng dating nobya.
Ikaw ang hindi ko kailangan. Umalis ka na. Buong lakas siyang tumayo na nakaangat ang binte. Inabot niya ang saklay para magkaroon siya ng alalay. Muntik nang matumba si Denver, ngunit agad siyang naalalayan ni Trina. I told you need help. You need my help. Ani yan ito habang hawak siya. Napako ang mga mata ni Maha sa naabutan. Kahit nakatalikod, ay sigurado siyang ang amo ang nasa sala at may alalay na isang babae. May pumitik sa puso niya. Come here. We will do some stretching for your arms and legs. Dagdag ni Trina bago inalalayang maglakad ang binata. Nurse Maha! Mr. Eric! Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa labi ng dalaga. Naroon siya sa kusina habang nakatanaw sa garden. Nakita ka na ba ni Sir Denver? Hindi pa po eh. May bisita po yata siya. Mukhang importante po. Naiilang nasagot niya bago muling tinanaw ang mga ito sa garden. Sinundan iyon ang tingin ni Eric. Si Doktrina. Doktor? Sa bagay, kahit sa malayo, mukhang kagalang-galang ang babae. Maganda at mayamang edukada. Nang makaupo si Denver sa silya, ay nahagip ng mga mata niya si Eric katabi ang kanyang nurse. Secretary Eric! Tawag niya. Napalunok ng laway si Maha. Kahit sa malayo, ay nagdugtong ang kanilang tingin. Sir! Unang lumapit ang matanda sa binata. Anong ginagawa niyo ron? Bakit hindi kayo lumapit? Tanong niya. Luminga naman si Trina sa tinutukoy ni Denver. Itinuwid naman ni Maha ang likuran. Tawagin mo si Nurse Maha. Utos ng binata bago tinungga ang isang baso. Mula sa malayo ay nakita ng dalagang tinangwan siya ni Eric. Tila pinapalapit siya. Huminga siya ng malalim bago naglakad. Good morning, sir. Bati niya sa kinakabahang tono. Sinuliyapan niya ang kaharap nitong babae bago iniyuko ang ulo. Kanina ka pa ba? Usisa ng kaniyang amo. Napakamot siya ng banayad sa leeg. Bakit hindi ka lumalapit? Kanina pa kita hinihintay. Doon lamang ito tumingala sa kanya. May bisita ho kasi kayo. Katwiran niya. So? Naitikom ni Maha ang labi. I'm Trina Mercado. Tumayo si Trina at inabot ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya yon habang may munting ngiti sa labi. I'm a doctor. Binigyan ko lang ng ilang stretching si Denver. Ikaw palang nurse niya. Nakangiting tanong naman ito sa kanya. Opo, ako po si Nurse Maha. Sumubay ka ng kumain. Alok ni Denver sa kanya. Hindi na ho. Hihintayin ko na lang po kayo sa loob. Tanggi niya. Kung ganon, alalayan mo na lang akong kumain. Nagkatinginan si Trina at Maha. Umupo ka na. Ipinag-usod siya ng silya ng amo, kaya nahiya na siyang tumanggi. Isa pa, trabaho niya ang inuutos nito. Nagsimula na si Maha na subuan si Denver. Nang kunin ni Trina ang sariling bag, napatingala siya sa bisita ng amo. I'll have to go. Babalik na lang ako mamaya to check you, Denver. Bilin pa nito. Hindi naman sumagot ang kaniyang amo. Kaya may nabuo na sa isipan niya. Alam niyang hindi lang basta doktor si Trina. Busog na ako. Ani niya ni Denver nang ilang segundong makaalis ang kanilang bisita. Iahatid na muna kita sa loob. Seryosong tumayo at lumapit si Maha sa amo. Iyong kaninang sayang nararamdaman niya dahil sa pagpapadala ni Denver ng fire truck ay bigla na lang nawala. Naglaho dahil kay Trina. Inalalayan pa rin niya ang amo hanggang sa makaupo sa silyang nasa opisina katabi ng kwarto nito. Okay na ba yung water service niyo? Tanong ni Denver. Hindi naman po kailangan ng fire truck na ipinadala niyo dahil naibalik na rin po ang serbisyo ng tubig sa apartment namin. Paliwanag niya. I just wanted to help.
Seryosong aniya naman ang binata. What if, dalhin mo na lang ang mga gamit mo dito sa bahay ko. You can occupy the guest room. Alok ni Denver. Maganda ho ang recovery niyo, Sir Denver. Tingin ko, hindi naaabot ng 6 to 8 months ang pagiging nurse ko sa inyo. Kumisap ang mga mata ni Denver. Papatuloyin niyo pa rin ba ako? Seryosong tanong ni Maha. Iniwasan siyang tingnan ng binata. Sa tingin ko ho, mukhang may iba nang pwedeng mag-alaga sa inyo. Baka mas mabilis kayang gumaling kung doktor ang makakasama niyo. Are you talking about Trina? Kunot na kunot ang noong sambit ni Denver nang muling salubungin ang kaniyang mga mata. May nararamdamang galit sa puso si Maha. Galit na hindi niya maipaliwanag kung saan nagmumula o kung bakit. Yes, sir. Gusto mo ba akong alagaan ng iba? Tanong naman sa kanya ni Denver. Nahigit niya ang hininga dahil doon. Kung oo, I'll fire you. Pero kung hindi, manatili ka rito kasama ko. Tuwid na sambit nito sa kanya. Hindi niya alam ang itutugon. Mahirap pumili sa dalawang bagay na sinabi ng amo dahil alam niyang hindi lang nakasalalay ang kanyang hanap buhay sa pagkakataon na ito. Kung anong pipiliin niya sa dalawa, siguradong maaapektuhan ang puso niya. Bababa na ho ako. Tinalikuran ni Maha si Denver. Mas gusto niyang pag-isipan ng isasagot. Gusto niyang timbangin ang magiging desisyon. Para sa huli, wala siyang pagsisihan. Secretary Eric! Naabutan niyang palabas ang matanda ng bahay. Saktong pauwi naman ang dalaga. Oh, Nurse Maha, sumabay ka na. Sige po. Habang lula ng kotse, hindi napigilan ng dalaga ang magtanong. Saan ho kayo pupunta? Sa presinto. Kakausapin ko ngayon yung driver ng kotseng nakabangga kay Sir Denver. Ganun ho ba? Pwedeng sumama? Tanong ni Maha. Sabay silang pumasok sa police station. May inilabas ang pulis na isang lalaki at iniharap sa kanila. Ang akala namin aksidente lang ang lahat. Ang kaso ayon sa investigasyon, lumabas na inabangan mo ang motor ni Sir Denver. Nakikinig si Maha sa pag-uusap ng mga ito. Sinong nag-uutos sa'yo? Dagdag ni Eric. Binalingan niya ng tingin ng nakayukong sospek. Hindi naman siya mapanghusgang tao kaya hindi niya alam kung may motibo nga itong sakta ng kanilang amo. Magsalita ka! Sambit ng pulis na nasa likuran ng sospek at nakahawak sa magkabilang balikat nito. Mga sir, hindi ko naman talaga balak puruhan si sir. Napipilitang paliwanag nito. Aksidente lang. Masyado siyang mabilis magmaneho. Hindi naman sana ganun kalala ang magiging banggaan. Sino nga ang nag-utos sa'yo? Ulit ni Eric sa tanong. Napapikit ang sospek. Tila hindi alam ang isasagot sa kanila ngayon. Napatingin si Maha sa katabing sekretary ng binata nang dumukuwang ito sa lalaki. Sabihin mo lang, iuurong namin ang kaso laban sa'yo. Si Doktora Mercado. Nagkaroon ng awang ang labi ni Maha dahil sa narinig na pangalan. Huwag niyo siyang ipakulong. Akong nagkamali. Ang inutos niya sa akin ay guluhin ko sa pagmamaneho si Sir Denver para konting aksidente lang para hindi siya masyadong masaktan. Mali ako nang nilikuan kaya nagkasalubong kami. Kabaliwan, bakit naman niya iuutos yun? Takang tanong ng hindi makapaniwalang si Eric. Parehong wala pa rin sa sarili ang matandang sekretarya at si Maha. Hindi pa rin nila makalimutan ang pag-amin ng sospek. Hindi ko alam kung masasabi ko ba ang kalokohan na to kay Sir Denver. Aniya ni Eric. Sabay silang naglalakad pabalik ng kotse. Pwede ho bang malaman? Anong relasyon ni Sir Denver kay Doc? Tanong ni Maha. Masyado na rin siyang nilalamon ng kuryosidad kung ano bang meron ng dalawa. May nararamdaman siyang kung ano sa mga ito.
dating girlfriend ni Sir Denver si Doktora Trina. Napatango siya habang nakatitig sa isang pwesto. Tama ang unang hula niya. Dahil sa nakikita niya ay parang love team ang dalawa. May chemistry kumbaga. Kaso, nalaman ni Sir Denver na may iba pang karelasyon si Doktor sa ospital nila. Ginagamit lang niya si Sir para sa sarili niyang kapakanan. Bakit niya ginawa yun? Natanong niya sa sarili. Kung tutuusin, wala nang ibang hahanapin sa katulad ni Denver Villamor. Guwapo, mayaman, matalino, mabango. Nakakapagtakang nagawa yun ni Trina sa binata. Kasi kung siyang babaeng swesuratehin na maging nobya ni Denver, hinding-hindi niya gagawin ang maling bagay na yon. Makukontento siya sa lalaking katulad ni Denver. Dahil sigurado naman siyang sapat at sobra-sobra na si Denver Villamor sa buhay niya. Napangiti ng mapait si Maha. Mas mukhang malayong mangyari yon. Kung doktora ang naging dating kasintahan ng bilyonaryo, ibig sabihin lang ay mataas ang standard nito sa isang babae. Iyong may pagmamalaki, yung kapantay niya sa itsura at yaman. Sir Denver! Sabay silang napatakbo ni Eric nang maabutan sa baba ng hagdan si Denver kasama ang saklay nito. Sir, okay lang kayo? Nagala lang lumapit si Maha sa binata. Hinawakan niya ito sa braso at marahan nilang itinaas katulong ng matandang si Eric. I'm fine. Nadulas lang ako. Sagot ni Denver nang makatayo. Kinuha naman ng sekretary niya ang kaniyang wheelchair. Napalina siya sa dalagang alalay siya habang umiiyak. Nagsama-sama ng emosyon ang dalaga. Mabigat ang nasa loob niya dahil sa nalaman tungkol sa amo at doktora. Naabutan pa niyang nakasubsob ang binata sa sahig. Akala niya ay kung ano nang masamang nangyari dito. Hey, why are you crying? I'm fine. Saad niya rito bago inakbayan si Maha. Napaiyak siya lalo. Hawak ng dalaga sa bewang ang amo at naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng binata para pakalmahin. Natatawa si Denver habang kulong-kulong siya nito. Sir, nahihiya naman si Eric na istorbohin ang dalawa. Ibinalik nila si Denver sa kwarto. Inupo nila ito sa kama. Tiningala sila ng binata. Nurse Maha, gabi na. Sa guest room ka nalang matulog. And Secretary Eric, anong nangyari sa pagpunta mo sa presinto? Anong sabi ng driver? Marahang nagkatinginan ang matanda at ang dalaga. Nahalata naman yun ni Denver kaya napakunot na siya. Bakit? Seryosong tanong niya. Lalabas na po ako. Paalam ni Maha. Tingin niya hindi niya dapat marinig o makisali siya sa personal na problemang ito. Pinili niyang lumabas ng kwarto. Kahit na gusto niyang malaman kung anong magiging reaksyon ng amo, kung magagalit ba ito sa dating nobya o hindi. Nurse Maha, tawag ni Denver habang hawak ang saklay. Good morning, sir. Pwede na po tayong mag-stretching sa garden. Sagot niya. May pupuntahan ako. Kumurap ang kaniyang mga mata. Kahit hindi sabihin ang kaharap kung saan ito patungo, alam na niya. Alam na ng puso niya. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Hintayin mo na lang ako rito. Kung ayos lang sa'yo. Uuwi ho ako. Si Denver naman ang natigilan. Naaninag niya sa mga mata ng dalaga ang lungkot. Lumulon siya ng laway bago muling nagsalita. May kakausapin lang ako. Iyahatid na lang kita sa apartment mo. Hindi na. Uuwi na lang po akong mag-isa. Akmang tatalikod si Maha nang maagap na hinawakan ni Denver ang braso niya. Nurse Maha. Umalis na ho kayo. Garalgal na wika ng dalaga at hindi na sinubukang humarap sa amo. At baka makita pa nito ang namumuong mga luha. Luhang hindi niya alam kung bakit papatak. Ganon na rin ang kirot sa puso niyang hindi alam kung saan nagmumula. Malinaw niyang nakikita na ang doktor ang pupuntahan nito.
Kung anong mapag-usapan ng dalawa, yun ang kinatatakot niya. Kung sa dulo, mapagtanto ng mga ito na gusto pa nila ang isa't isa. Paano siya? Paano siyang unti-unting nauhulog sa binata? Denver! Masayang-masaya si Trina nang lumapit sa kanilang mesa. Naroon sila sa isang restaurant. Ang akala yata nito ay may maganda siyang balitang sasabihin. Denver, I didn't expect na tatawagan mo ako ng ganito kaaga. Dagdag ng ngiting-ngiting doktor. Hinila nito ang silya para upuan. Nag-order ka na ba? Isang seryosong tingin ang isinalubong ni Denver sa dating kasintahan. Ang babaeng sumira ng tiwala niya. Bakit ginawa mong kabaliwan na yon, Trina? Gigilang bahot bigkas ng binata. Kung lalaki lang ngayon ang nasa harap niya, ay baka nasaktan niya na ito. Buhat sa nalaman kay Eric kung ano talaga ang nangyari sa naging aksidente niya. What are you talking about? Kahit nararamdaman na ni Trina, ay ngumiti pa rin ito. Nag-utos ka ng tao para banggain ako. No! Hindi para banggain ka, Denver. Inutos ko na guluhin ka sa pagmamaneho para hindi ka magkaroon ng seryosong pinsala. Ang tanga. Ang tanga naman kasi nung inutusan ko. Napapikit sa ini si Denver. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig kay Trina. Sa kabila ng pagiging professional nito, ay may kalokohan din palang tinataglay. Hindi mo talaga maaaring husgahan ng mga tao ayon sa kasuotan, pinag-aralan at estado sa buhay. Katulad ngayon ng babae sa harap niya. I'm sorry, Denver. Ginawa ko yun para may rason akong alagaan ka. It's a crazy idea, I know. But I'll do anything for the sake of love, Denver. Love? Anong alam mo sa pagmamahal, Trina? Bukod sa panluloko at muntik ng pagiging mamamatay tao. Galit niyang sagot. Natahimik ang dating nobya. Kung noon, pinalagpas niya ang paggamit nito sa kanya noong magkasintahan pa lamang sila, hindi ngayon. I never imagined na magagawa mo to. And how sure are you na ikaw ang pipiliin ko na mag-alaga sa akin? Dahil mahal mo pa rin ako. And alam ko, may kasalanan ako sa'yo. And I am here to make it up to you. Just so you know, Trina. Tuwid na pinagkatitigan ni Denver ang mga mata ng kaharap. Gusto niyang ipadama rito kung gaano siya kasigurado sa sasabihin. Hindi na kita mahal at hinding-hindi na kita mamahalin. Bakit? Dahil may nurse ka na? Si Nurse Maha ba? Matapang na tanong nito sa kanya. Oo! Natigilan si Trina. You're nothing compared to her. Mas karapat dapat siyang mahalin kaysa sa'yo. Hindi kasi siya makasariling katulad mo. At kung maaksidente ako ng paulit-ulit, si Maha ang pipiliin kong nasa tabi ko, hindi ikaw. Marahang tumayo si Denver. Kinuha niya rin ang saklay na nasa gilid ng kanyang silya. Pinili kong wag kang idemanda. Ganon na rin ang pinagutusan mo ng kabaliwan mo. Mas pinili kong patawarin ang katulad mo. Siguraduhin mo lang na huling kalokohan mo na to. Dahil kung uulitin mo to, hindi na kita pagbibigyan. Yun lamang at ginamit na ni Denver ang saklay para maging alalay niya sa paglalakad. Swerte pa rin niyang nalaman niyang niloko lang siya ni Trina noon at gumawa ito ng ipapapahamak niya. Dahil sa aksidente na yon, ay nagkaroon siya ng dahilan para makilala ang dalagang si Maha. Isang mabuting nurse na handang mag-alaga ng buong puso at isa sa karapat-dapat pagkatiwalaan at pag-alayan ng pagmamahal. Kumusta ka na dyan sa London? Kasalukuyang kaharap ni Maha ang kasamahan ng nurse noon. Nasa ibang bansa na ito at may ilang araw nang nagtatrabaho sa isa sa mga ospital sa London. Eto, malamig! Pero sulit naman dahil ang daming guwapings na British. Kinikilig na sambit ni Jessa. Napangiti siya ng tipid. Masaya siyang malaman na maayos ang trabaho ng mga kapwa niya nurse. Hindi katulad noon,
para silang namataya noong maghiwahiwalay ng araw na isarado ang San Andres Hospital. Ikaw ba? Wala ka bang balak sumunod? Marami pang nurse ang kailangan dito. Magpapatulong tayo sa recruitment agency namin. Ano? Tara! Pag-aya ng kaibigan sa kanya. Napatitig naman siya sa kawalan. Magandang oportunidad nga ito para sa kanya. Pero paano ang paninindigan at kagustuhan niyang makapaglingkod sa mga kababayan? Itatapon na lang ba niya basta iyon? Pero binibigyan siya ng rason at ng lugar kung nasaan siya ngayon para umalis. Si Denver. Kung sa mga oras na ito ay nagkaayos ang dalawa, siguradong si Trina na ang mag-aalaga rito. Siya, mawawala ng trabaho. Saan siya pupulutin? Wala ng trabaho? Sawi pang puso. Ano, game ka? Ibibigay ko sa iyo yung number ni Miss Yam. Agent namin siya. At saka maraming Pilipino dito. Hindi ka malulungkot. At saka yung paninindigan mo? Pwede mo namang isang tabi muna yan. E di kapag nakaipon ka na, bumalik ka na sa Pinas. Diyan ka na ulit magtrabaho. Nakikinig lamang si Maha sa pangungumbinsi ng kaibigan. At ang lahat ng mga sinasabi nito ay may punto at pwede niyang gawin. Nurse Maha, hindi lahat nabibigyan ng oportunidad na katulad nito. Walang mali. Kung minsan, magdesisyon ka para sa sarili mo. Seryosong dagdag ni Jessa. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Gulong-gulo na ang isip at puso niya. Bakit ngayon ka lang? Napatingin si Maha kay Denver. Maayos na itong nakatayo sa entrada ng mansyon. Walang tulong ng saklay. Diretsyong tinitigan niya ito sa mga mata. You're 10 minutes late. Wala na naman ba kayong tubig? Tanong nito. Hindi ho. Then why? Mas naging seryoso ang tinig ng binata. Sir Denver, magre-resign na po ako. Kumurap ang mga mata nito. Pinilit ni Maha na pigilan ang pagbaha sa mukha ng tunay niyang nararamdaman. Total ho, fully recovered na kayo. Hindi niyo na ho kailangan ng saklay. Siguradong hindi niyo na rin kailangan ng nurse. Bakit mo naman naisip yan? Halos hindi maipinta ang anyo ni Denver. Pigil ang galit niya habang pinagmamasdan ang dalagang kanina pa niya hinihintay. Hindi lang sa bahay, kung hindi sa buhay niya. Pinunasan ni Maha ang mga luha bago yumuko. Alam niyang higit pa sa pasyente ang pag-aalaga at pagmamahal niya para sa among kaharap. Mas malalim pa roon, mas espesyal. Alam ko na may mag-aalaga sa inyong iba. Naiiyak niyang sambit. At sino naman? Tanong ni Denver. Si Doktora Trina. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang binata ang natigilan sa sinabi niyang pangalan. Hindi ba? Mas magaling siya? Doktora siya. At yun ang gusto niyang mangyari. Kaya nagawa niyang maaksidente ka. Dahil gusto ko niyang alagaan. Dahil gusto ko pa rin niya. At anong gagawin mo kapag umalis ka na sa pagiging nurse ko? Hamon niyang tanong. Mangingibang bansa ako. Nakayukom ang mga kamao ng binata habang pinagmamasdan ng dalaga ngayong umiiyak sa harap niya. Pupunta ako sa London. London? Natatawa at naiinis na ulit ni Denver na may pagtingala pa sa kisame. Maha, naririnig mo ba ang sarili mo? Gigil na si Denver habang nakatitig ngayon sa dalagang hindi niya maintindihan. Nasa na yung nurse na handang magsilbi dito sa Pilipinas, ha? Mas lalong sumagana ang mga luha ng dalaga. Naalala niya ang mga sinabi. Totoo naman ang paninindigan niyang yon. Sadyang sinusubok lang talaga siya ng tadhana. Hindi ko yun makakalimutan. Eh bakit aalis ka? Malakas na sigaw ni Denver. Dahil binigyan mo ko ng dahilan para umalis. Tila tinamaan ng tunay-tuneladang bato ang natigilang binata. Mas nakita niya ngayon ng malinaw ang pagbuhos ng mga luha ni Maha.
binibigyan mo ko ng dahilan para umalis Denver. Mas mahinang ulit ng dalaga. Dahil nagugustuhan na kita. Napakurap si Denver. At alam kong walang mangyayari sa ating dalawa. Hindi magiging pareho ang nararamdaman natin. Dahil may doktora ka na, hindi mo na kailangan ng isang pipitsuging nurse na tulad ko. Masamang loob na dagdag ni Maha. Kinakain na siya ngayon ng insecurities na akala niya noon ay wala siya. Hindi niya inaasahang darating pa lang araw at may darating na tao para subukan kung gaano siya kakontento kung anong meron siya sa buhay. Hindi mo dapat maramdaman niyan, Maha. Nagsimulang lumapit sa kanya si Denver at nang nasa harapan niya na ito ay hinawakan siya sa magkabilang braso. Masuyong sinilip ang mukha niya. Hindi ko gusto ng doktora. Mas gusto ko ng maganda at mabuting nurse. Hindi ko na siya gusto. Dahil ikaw ang gusto ko. Marahang tumaas ang mukha ng dalagang natulo ang mga luha. Hinawakan ni Denver ang baba niya at sinikap sundan ang punong-puno ng pagtatakang mga mata niya. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Kung gagaling man ang ilang bali ko sa katawan, gugustuhin ko pa rin na manatili ka sa tabi ko. Ang isang kamay naman ito ang humawak sa pisngi ng dalaga. Dahil ikaw lang gusto kong mag-alaga sa akin habang buhay. Denver! Naiiyak niyang wika habang hindi makapaniwala sa naririnig. Higit ka kay Trina at kahit na sinong babaeng itapat sa'yo. Dahil may mabuti kang puso, Maha. At dahil doon, hindi ka matatalo ng ibang babae sa paningin ko at sa buhay ko. Hinawi ni Denver ang hibla ng buhok ng dalaga habang buong pagsintang nakatitig sa mga mata nitong lumuluha. Walang dahilan para umalis ka ng bansa. Wala ring rason para ikumpara mo ang sarili mo kay Trina o sa iba. Dahil ikaw ang pinili ko at paulit-ulit kong pipiliin. Niyakap siya ng binata. Mas lalo siyang napaiyak hindi lamang sa naririnig. Pakiramdam niya ay nangangarap siya. Pero ramdam niya ang higpit ng yakap ni Denver. Kaya't sigurado siyang totoo ang nangyayaring ito. Marahil, nabubuhay na siya ngayon sa pangarap. Maha, aalis ka pa rin ba? Kahit sabihin ko ngayong, mahal kita? Ito ang tanong sa kanya ni Denver nang muli silang magharap at magdugtong ang kanilang mga mata. Kasi kung sasabihin mong oo, hindi ko mapipigilan ang sarili kong sundan ka kahit saan pang lugar ka magtungo. Buong pagmamahal lamang nakatingala si Maha sa binata. Kung ano man ang isasagot niya rito ay hindi niya dapat pag-isipan. Pero mas gusto niyang patagalin ang nangyayaring ito sa kanilang pagitan dahil pinupuno ng pagmamahal ang puso niya mula sa naririnig sa labi mismo ng lalaking kay bilis niyang minahal. Maha, dito ka na lang. Handa kitang pakasalan at handa akong ibigay ang mundo sa iyo. Tumingkayad si Maha. Inabot niya ang labi ni Denver. Nagulat pa ng kaunti ang binata. Pero nang makabawi, ay hinapit nito sa bewang ang dalaga. Nagpalitan ang kanilang mga labi ng nakakalunod na mga halik. Halik na nagsusumigaw sa pag-ibig. Hinihingal sila ng tapusin ang pagkakadikit ng kanilang mga labi. Mahal din kita, Denver. At hindi ko rin kayang iwan ka. Mahal, pakasalan mo na ako. Sagot nito nang muling hawakan ang pisngi niya at halos maiyak siya sa sobrang saya. Kahit saan at kahit kailan, pakakasalan kita, Denver. Muling siniil ni Denver ng halikang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon na magmahal at magtiwala. Dahil sa nagkaunawaan na ang kanilang mga puso, ay nagtakda na sila ng araw ng kasal. Minabuting ni Maha na huwag nang tumuloy sa ibang bansa. Nagtrabaho siya sa isang public hospital na suportado ng nobyong bilyonaryo. Si Denver naman ay fully recovered na
at nakabalik na sa trabaho. Sa tuwing umuwi siya sa bahay, ay may babaeng sumasalubong at nag-aalaga at nagmamahal sa kanya. Si Maha, na kanyang magiging asawa at ina ng magiging anak nila sa darating pang panahon. Nagpapasalamat siyang matagpuan ito dahil natagpuan niya rito ang tunay at dalisay na puso na mas minahal niya. Kung gaano ito kabuti bilang nurse, kung gaano ito kagustong makatulong sa iba nang walang hinihinging kapalit. Masaya si Denver na swerte siyang makita, makilala at makasama sa buhay si Maha. Mabubuhay silang masaya at tunay na nagmamahalan dahil alam niyang mahirap na hanapin ang katulad nito, yung babaeng may mabuting puso para sa iba. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!